Mayor, don't forget the meeting bukas ha, para yes. kay Councilor Salcedo. Mm-hmm. Tapos, meron din naman mga pa-follow-up, mga bandang afternoon, mga bandang... Oh, Miss Buenaflor, anong may paglilingkod ko sa'yo? I was in the vicinity. So what are you doing here? Are you going to tell me what you did to Dr. De Los Reyes? I have no idea what you're trying to insinuate. Pero nandito ako para sabihin sa'yo, itigil mo ng panggugulo sa akin kung hindi. At kung hindi, ilalabas ko tong nadiskubre ko tungkol sa'yo. You are a fraud! Ah, si Mayora. Oh no, dear. Everything is authentic from head to toe. Sino bang niloloko mo? Kahit yung mga tiga dito, alam ang baho mo. And I have proof that shows hindi talaga ikaw ang nanalo ng eleksyon. Palibhasa, mahilig ka kasing gumawa ng istorya. Kaya akala mo lahat ng tao pareho mo. At sino naman ang nakausap mo? Malamang hindi taga dito. Because my constituents love me. Really? So okay lang pala na ilabas ko to sa social media? Hashtag Mayora's Secrets. You don't know half of my secrets. Kaya huwag mo akong hamunin. At huwag mo din ako buwisitin. Because you don't know what I'm really capable of doing. Mayora. You know what, Bianca? We could have been friends. I could have helped you with your dilemma. But since you associate yourself with Rafael, so no! Wala naman akong balak makipagkaibigan sa'yo. At pwede ba kung may problema ka kay Rafael, wag mo akong idamay. Dahil hindi lang ito ang pwede kong halukayan tungkol sa'yo. Kaya wag ako! Okay na lahat. Mother, huwag ka na mag-alala. Kinausap ko na lahat ng mga tao dito sa munisipyo na huwag basa-basa papapusukan yung Bianca na yan. Pinatawag ko na rin po lahat ng mga barangay captain para malaman natin kung sino nagsabi sa kanila laban sa inyo. Para malaman natin. Okay lang po ba kayo? Mother? Gusto niyo ipaligpit na natin sa Bianca? Don't be silly. Nag-iisip lang ako. I think I kind of slipped kanina nung sinabi ko na si Rafael ang pinag-iinitan ko. I hope Bianca didn't get it. Oo nga eh. Tataka lang ako, Mother. Paano nakakuha ng impormasyon si Bianca laban sa inyo? Yun na ang pinagtataka ko. I thought I got it covered. Baka naman yung hindi natin nabayaran? Ay, Mother, sandali lang ho. Accounted for po lahat ng mga pera at saka never ako mangungupit sa inyo. Alam nyo yan. I know. Pero mahusay lang talaga ang Bianca na yan na maghanap ng baho ng ibang tao. Kung yung sarili niya ngang kasinungalingan, nalusutan niya, ito pa kaya? Mahusay lang siya. Pero mas mahusay ako sa kanya. Tumpa ka dyan, Mother. Pero alam mo, para may peace of mind lang, hayaan muna natin sila. Kay Rafael, kaya muna kaya mag-focus. Diba yun naman talaga ang unang target natin?
Yun pa rin naman ang target ko eh. But Bianca, piqued my interest. At kilala mo naman ako, hindi ako aatras kahit anong laban. And besides, ang galing lang talaga ng Bianca na yan at pakuluin ang dugo ko. Oh, nandito pala sa sir. Sir, may nag-aana po. Good evening po, sir. Sir, kailangan po kayong makatanggap. Pakipirma na lang po dito na natanggap po ninyo. Salamat po. Salamat. Salamat, Aris. Sige po. Hello? Hello, Marco. Si Camildo. Nasaan ka? Nandito, sa shop. Ganun ba? Kasi kanina pa tumatawag sa akin yung messenger, hindi naman niya mahanap. Meron kasi sana akong ipapabigay sa'yo. Ito nga, kakatanggap ko lang. Ano to? Gusto ko kasi sana na mabasa mo muna yung affidavit para... para sana alam mo kung anong kailangan mo sabihin. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako pumapayag, di ba? Marco, hindi lang ikaw yung magpapasya dito. Kaya basahin mo ng mabuti yan. Anak, sino kausap mo? Marco. Camille, anong pinagsasasabi mo dito? Na nagsisinungaling ako sa'yo? Na bigla-bigla ako nagwawala? Na nagagalit ako ng walang dahilan? Na pinagsasalitaan kita ng masasama? Alam mo at alam ng Diyos na hindi ko 'to ginagawa sa'yo. Alam ko, Marco. Kaya nga nakikiusap ako sa'yo eh. Kailangan kong gawin 'to para mas mapabilis mag-grant ang annulment. At nakikiusap din ako, Camille. Sobra naman 'to. Hindi ako masamang tao. At hindi ka rin masamang tao. Sino nagsabi sa'yong gawin to sa akin? Si Rafael ba? Ako ang nagdesisyon. Marco, please. Ano ba kailangan kong gawin para pumayag ka? Mahal? Marco. Magkita tayo, mag-usap tayo. Ilang beses na natin ginawa yan. Pero iba ngayon. Mag-usap tayo ng walang bangayan. Nang walang pagtatalo, nang walang galit. Kahit isang araw lang, Camille. Nakikiusap ako. Tapos papayag ka na. Tingnan natin. Ang gusto ko ni Marco, magkita ho muna kami. Bago siya pumayag sa laman ng statement ko. Kailangan ba talaga yon? Kasi pwede naman umusad yung kaso nang wala siyang consent. Alam ko, mahal. Pero I owe it to him. We owe it to him. Siniraan ko siya. Pinalabas na masama. Dahil yun yung gusto natin mangyari para lang sana mapabilis ang pag-grant ng annulment. At isang araw lang hinihingi niya sa akin. At ibibigay ko yun sa kanya para lang pumayag siya. Kailangan kong gawin to. Tama ang gagawin mo, anak. Kailangan mo lang paliwanagan si Marco na kailangan may magsakripisyo sa inyong dalawa para lumaya na kayo sa isa't isa. Sa kasawian ang palad nga lang, siya yun.
mag-alala, Rafael. Hindi magbabago ang isip ng anak namin. Kahit anong gawin ni Marco, ikaw ang pinili niya. Ikaw ang mahal niya. Di ba, Camille? Oo naman, Tay. Saan tayo magkikita? Ano yun? Gusto ko lang maging maganda yung simula ng pag-uusap natin. Sa loob. Itong chicken inn na to, galing to sa Dumaguete. Dun sa paborito natin kinakainan. Naalala pa nga nila tayo eh, nung umorder ako dun. Mabuti na lang kamo, hindi na delayed yung flight. Kasi kung hindi, pancit canton yung kakainin natin ngayon. Paborito mo yun, di ba? Meron din akong sans rival. Galing din sa atin.
Kaya pala yan yung lagi kong in-order kapag naghahanap ako ng dessert. Napakasarap. Itong tuna, galing din sa atin. Gagawa ako ng pansawsawan. Di ba yung maanghang yung gusto mo? Busog na ako eh. Kumain na kasi ako bago pa ako pumunta dito. Eh, hindi ko naman alam na maghahanda ka ng ganito. Sa totoo lang, Marco, hindi naman na kailangan. Annulment ang pag-uusapan natin dito. Tikman mo lang. O kaya, ipapabalot ko na lang tapos pakibigay mo na lang kay Manong mamaya. Naalala ko kasi nung nagde-date tayo nun. Kahit na balot tsaka chicharon lang yung kinakain natin sa may Rizal Boulevard, kailangan laging may sobre para may uwi natin kay Manong. Iba na kasi yung gusto ni Manong ngayon eh. Chicken at spaghetting matamis. Kaya yun lagi yung pinapaluto namin ni Rafael tuwing dumadalaw sa amin si Manong. Talaga? Di baka kasi yun yung laging hinahain sa kanya. Pero sigurado ako kapag nakita niya to, maalala niya na ito yung gusto niya. Na ito yung una niyang minahal. Baka kailangan lang niya ng may magpapaalala sa kanya. Magpapaligoy-ligoy pa, Marco. Gusto kong mag-sorry sa'yo. Kasi nilagay kita sa ganitong posisyon dahil sa annulment natin. Alam ko sobrang selfish ng desisyon ko. Dahil kahit minsan, hindi mo ginustong masaktan ako o pagsinungalingan ako. Pero ito lang ang alam kong paraan para hindi ko masaktan yung mga taong importante sa akin ngayon. At ako, hindi ako ganun ka-importante kaya ginagawa mo to sa akin ngayon. Hindi. Alam ko, naiintindihan mo ko. Ano bang ginawa nila sa'yo para talikuran mo ko? Wala silang ginawa sa akin. Pinili ko si Rafael dahil siya na ang mahal ko. Hindi ako naniniwala. Paniwalaan mo ko ano gusto mong paniwalaan. Tutuloy ko pa rin ang annulment. Ide-deny ko lahat ng sinasabi mo tungkol sa akin. Sasabihin ko sinisiraan mo ko kasi gusto mo sumama sa ibang lalaki mo. Asawa ko si Rafael! Sa batas ng tao, hindi. Sa batas ng Diyos, hindi. Camille, niyaya kita magpunta dito. Hindi para pumayag ako sa annulment na gusto mo. Pinapunta kita dito para ipaalala sa iyo yung mga dahilan kung bakit ayoko maghiwalay tayo. Sorry, Camille, pero
Hindi ko maibibigay yung gusto ni Rafael na... na maghiwalay tayo. Eh di sana pala tinext mo na lang ako. Sana hindi ka na naghanda ng ganito dahil hindi na naman magbabago ang isip ko. Camille, sandali, sandali. Marco! Napapagod na ako eh! Kung ayaw mo, marami namang ibang paraan para matapos na tayo. Huwag mo naman na akong pahirapan pa. Mangga, hindi mo na ba ako talaga mahal? Alam mo, kung sasabihin ko sa'yo ngayon na mahal pa rin kita, magsisinungaling lang ako. Mangga, tingnan mo ako sa mata ko. Ganun pa din, Marco. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo eh. Alam mo naman kung anong sagot ko. Ganun pa din. Si Rafael na ang mahal ko ngayon. Magsisinungaling lang ako. Mahal. Hindi ko alam kung bakit kailangan mo pa makipagkita dyan kay Marco. Pero alam mo, pinipilit ko na lang unawain. Salamat, mahal. Alam mo, isa yan sa napakaraming rason kung bakit mahal kita. Pero mahal, hindi ako santo. Nasasaktan din ako. Hindi ko alam kung bakit ginagawa ni Marco yan. Nakaka-insulto na eh. Nakakalalaki na siya. I'm sorry, mahal. Kaya gusto ko na matapos yung annulment, di ba? Mabuti na rin na nagkita kami ni Marco. Kasi na-realize ko, hindi ko pala kaya panindigan yung... yung lahat ng kasinungalingan na inimbento ko laban sa kanya. Hindi ako si Bianca. Hindi ko kaya. Anong ibig mo sabihin? Pabalik ako sa una kong plano. Aakuin ko na ako talaga yung may diferensya. Alam ko, mahal, magagalit sa akin si Mommy, pero... mas ito yung kaya kong panindigan eh. Kasi mas ito yung tama. Are you sure of this, Camille? Iibahin mo ang statement mo? Yes, Doc. At meron ho akong witness na pwede magpatunay na ako nga ho talaga yung may diferensya. Na minsan, nasira ho ang ulo ko at nawala ho ako sa sarili. At bata pa lang ho ako, talagang may tendency na ho ako madepress. Dr. Tenorio, nagsinungaling ho ako nung una nating pag-uusap kasi akala ko ho mas madali kung isisisi ko ho sa ibang pagkukulang at pagkakamali ko. I'm so sorry, ho. Hello,
Dr. Tenorio. Helen, Camille was here a while ago. Just so you know, she changed her statement against Marco. What do you mean? Si Camille na ngayon ang psychologically incapacitated. Sa statement niya, na ipa-file for the annulment. Okay. Thanks for the heads up, Doc. Bakit? Binago ni Camille ang statement niya sa annulment. Ang sinasabi niya ngayon, siya yung may deprensya. Ba't niya gagawin to? Let her be, Helen. No. Pick up the phone. Alam ko namang hindi pakikinggan ako ni Camille. I will talk to Susan. Hayaan mo na, Helen. Mas importante naman ma-file na yung annulment na yan. It doesn't matter kung sino sa kanilang dalawang may diferensya. Of course it matters. Magkakaroon ng permanent medical record na baliw ang asawa ni Rafael. Pag-uusapan na tayo ng mga tao ulit. Let's go. Puntahan natin sina Susan. Now! Savior! Manong! Savior! Kanina pa kita iniintay eh. Bakit? Si Lady nanganak na. Babae, ang ganda. Talaga? Oo. Uy, ninong ka. Gusto mo makita? Alika, dali. Dali, tignan mo. Dali, ang ganda niya. Gar? Oo. Nakita ko yung kotse ni Marco sa kanto. Oo, eh, baka kasama si Julio. Hayaan mo na. Ano ba gusto mo nga po na at makapagluto na? Eh, Nay? Mo na lang. Tay? Manong? Camille? Anak? Tay? Bakit ho parang... Parang gulat na gulat naman ho kayo na nakita niyo ako dito. Hindi. Hindi ko kasi nadinig yung pasok ng sasakyan mo eh. Oh, eh, bakit ka ba nadalaw? Eh, galing ho ko sa... psychiatrist ulit. Binago ko ho lahat ng sinabi ko. Inako ko na lang ho na... ako ho talaga yung may diferensya. Okay lang yun, anak. Alam naman natin lahat dito na... na hindi ka baliw. Pero totoo naman ho yun, tay. Nawala naman ho talaga ako sa sarili ko. Kaya nga ho ako nandito para... para sana humingi ng tulong sa inyo. Eh, Nay, baka ho pwedeng... pwede ho kayong maging witness sa akin. Ha? Huh? Paano na? Nay, papatunayan nyo lang ho na talagang meron ho kong tendency na ma-depress. Na hindi ho ako tumitigil sa pag-iyak, hindi ho ako makakain. Kahit noon pa, bago pa kami magsama ni Marco. Nak, lahat naman na nangyari sa'yo dahil akala mo namatay si Marco. Normal lang yun. Nak, hindi ko yata makakaya na mahumarap sa korte at sabihin na baliw ang anak ko. Nay. Dali. Dali ka. Papaalam naman ako eh. Nay! Tay! Pwede ba dito na lang sa loob kumain? Hinday? Marco? Nay! Tay! Ano ba naman to? Manong! Ano ba naman? Maawa naman kayo sa akin! Marco! Maawa ka naman sa akin! Ano ba naman to? Ano ba kailangan kong gawin para makinig kayo lahat sa akin? Kasi ginagawa ko naman lahat, ah. Para sana matapos na to. Para sana maging tahimik na tayong lahat. Ano ba naman kayo? Thank you. Oh, Camille's car is here, so nandito siya. Oh, mabuti na't magkalinawan. Makinig naman kayo sa akin kasi pagod na ako! Pagod na ako! Ano? Sorry. Anong sorry?
can't believe this! I can't believe this is happening in my house! Mare, how dare you! How dare all of you! Mare, sandali lang. Huwag mo akong mamare-mare! Mga traidor kayo! And you! How could you do this? I can't believe you did this to Rafael! You flirt! You flirt! Ang landi lang, di mo! Sandali nga lang, Helen! Mali ang iniisip mo! So, kinukonsinti mo yung anak mo? Don't you dare slap me! This is my house! Salamat ka, nakapagtimpi ako. Walang plano ang anak ko na iwanan ang anak mo. Dumating si Marco na walang pasabi. Yung nakita mo, pinapaalis ni Camille si Marco. Hindi nilalandi ng anak ko, si Marco. You stop justifying the sin of your daughter! Mom! I saw it! With my own two eyes, I saw them! So, what is going to happen next? Susan, ha? Madadatnan ko na lang one day, dito, binabahay nyo ang lalaking yan, tapos uuwi ang babaeng yan sa anak ko! Wala talaga kayong delikadesa! Eh di lumabas din ang totoo. Simulat sa Paul, kahit ano gawin ng anak ko, wala kang tiwala sa kanya. Eh, Nay! Masisisi mo ba ako? Sabi ng anak ko na huwag niyong papuputin yung lalaki niya dito, pero ayan! Mabuti pa. Lumayas kayong lahat dito! Get out of my house! Aalis kami. Hindi niyo na kami kailangan palayasin pa. Pero malinis ang konsensya ng pamilya ko. Hindi ako papayag na babastos-bastosin niyo na kami ng ganito. Pare, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Nasabi na ng asawa mo ang gusto niyang sabihin. Salamat at pinatira niyo kami dito. Huwag kayong mag-alala. Bayad na ang huling upa. Wala na po tayong dapat pag-usapan pa. Just leave. Marco. Umuwi ka na. Ay, pasensya, no? Hindi ko intensyon na magkaganito. Umalis ka na. Si Marco kay Camille. And I need to hear Camille's explanation kung bakit nandun si Marco. But don't you think we might have overreacted? We didn't even give them a chance to explain. Anong explanation ang gusto mo? Ha? Sa nasaksihan natin?
it's pretty obvious. Nandun si Marco dahil botong-boto sa kanya si Susan. Kaya pala gigil na gigil si Susan nun na sabihin yung totoo kay Marco nung may amnesia siya. Dahil gusto niya si Marco para sa anak niya. Hindi na nila naisip si Rafael. I have to tell Rafael what happened. Chaya Residences Baguio will be our premier real estate project in the City of Pines. And just like any other of our green projects, solar powered din on low-rise condominiums. And of course, no pine trees will be harmed during the construction phase. All right, good. Kindly proceed to the next slide. I want to see how you'll execute the project design. So of course, the first part of our strategy is to introduce the marketing. Mabuti ng ganito. Para wala nang masabi mga Cabrera. Hanggat nandito tayo, huhusgahan at huhusgahan kanila. Sakit-sakit lang, Nay. Isip ko, ano bang ginawa ko para mapagdaanan natin ang ganitong klaseng problema? Wala, anak. Si Bianca may kasalanan lahat nito. Matindi magiging karma ng babaeng yan. Ang hindi ko lang maintindihan, si Helen, bakit ang bilis-bilis niya magparatang? Parang hindi niya tayo kilala. Eh, tagal na natin magkakasama. Oh, nagkausap na kami ni Paring Felix. May pinaparentahan bahay daw yung kapatid niya. Kaya mamaya, puntahan natin para makita natin yung bahay. Tama na ang pagsimangot. Tama na. Lilipat lang tayo ng bahay. Wala namang nawala. Tsaka, sisiyo lang naman to, di ba? Mas matindi pa yung mga pinagdaanan natin dito. Saan? Eh, nasaan nga ba yung panganay natin? Nagkasakit! Manong! Manong! Oh! Ba't umiyak ka? Inay! Tama na, away! Ayoko na, away! Masakit niya kasi! Wala nang away. Tama na to. Sorry na. Maraming salamat, Paring Felix, ha? Eh, mabuti na lang talaga at bakante itong bahay. Ipadadala ko na lang sa'yo yung deposito at yung paunang bayad, pare, ha? Pre, walang problema. Eh, pasensya na rin, ha? Konting linis lang kasi yung ginawa ko dyan, eh. Eh, hindi ko naman kasi inakalang may magre-renta na. Uy, dalawang taon din kasing nakatiwangwang yung bahay, eh. Dahil pa nga dapat na ayusin dyan, eh. Kaya wala pa rin kuryente. Eh, pero nilakad ko na yan. Pre, baka bukas kabitan na. Maraming salamat, pare, ha? Ayan, sanay naman kami magpaypay. Kukunin lang muna namin ibang gamit namin doon sa bahay. Sus, mre, eh, isang gabing tiisan lang naman yan. Eh, siya nga pala, paano yung kabuhayan nyo, yung mga taniman tsaka mga alagang hayop? Pag-uusapan na lang muna namin. Baka makahanap din kami ng lupang maliit dito na pwede namin pagtaniman at paglipatan ng mga hayop. Ah, o sige. Mare, pre, kung may problema, tawagin nyo lang ako, ha? Sige, pare, salamat. Salamat, pare. Dito na tayo titira? Oo, Manong. Pati sila Brownie, tsaka yung mga kambing? Si Brownie, malamang makasama natin, pero yung mga kambing, doon muna kila Erning yun. Ayaw, gusto ko kasama sila. Manong, bawal kasi yung mga kambing dito. Okay. Pero mas maganda yung dating bahay. Oo, di. Pagagandahin din natin to. Di ba, Nay, Tay? Oo. Pero
Pero ihanda nyo muna yung mga kamay nyong mga awit sa kakapaypay, ha? Dahil bukas pa tayo, magkakakuryente. Oh, Manong. Kaya ni Manong yan, Tay. Sige nga, Manong. Hindi ganun. Yan. Oh. Yan, sa nanay, ha? Oh. Nanay. Oh. Hindi kami. Ayan, I love you. Oh, hi, 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 hi. Ayan. Ako naman. Maawa ka naman sa akin. Kasi ginagawa ko naman lahat, ha? Para sana matapos na to. Para sana maging tahimik na tayong lahat. Makinig na mo kayo sa akin kasi pagod na ako. Thank you for this long but really productive day. And you know, this Baguio project is really important. At ayaw nating maapektuhan yon ng mga controversies ng Pueblo Verde. And anyway, it's getting late. Pasensya na kayo kung late din kayo makakauwi sa mga pamilya ninyo. At kung meron man kayong magiging problema sa mga asawa nyo, just let me know. I'll call you. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Mag-iingat kayo pa uwi. Sir, excuse me po. Kailangan niyo na daw po tawagan si Mrs. Cabrera. Kanina pa daw po ko siya tumatawag sa inyo. Pero in-explain ko naman po na nasa meeting kayo. Kanina pa po ko siya tumatawag dito sa office. Is there something wrong? Oh, anyway, it's okay. Thank you. Thank you. Hello, Mom. Yes, may problema ba? Finally, I've been dying to tell you this! Nagsumbong na ba sa'yo ang magaling mong asawa? What? Tungkol saan yan? Well, bakit nga naman siya magsusumbong? Siya tong guilty party. I saw Camille and Marco hugging in our house in Tanay. Imagine that, hindi nilang respeto ang bahay natin. Oh. Ano? Mom, hindi pwedeng gawin ni Camille yan. Hindi niya kayang gawin yon. What? You don't believe me, your own mother? But I saw them! Sige, if you don't believe me, you ask your father. Sige na, Mom. Bye. Susan, ilapit mo na dyan sa pintuan yung mga ibang gamit. Oh, doon naman. Umalaga yan. Sorry, hindi namin masasama lahat sa bagong bahay. Di bale, maghahanap naman daw si natatay ng bago niyong lilipatan. Nasaan si Marco? Nandito ba siya? Ilabas si Marco! Nasaan si Marco? Mahal, wala nga Marco! Si... Wala nga si Marco dito! Hindi ka na rin ba makikinig sa amin, Rafael? Sandali. Ano ba ito nangyayari? Saan kayo pupunta? Alam mo na siguro ang nangyayari base sa kwento na sinabi sa'yo ng nanay mo. Sana makinig ka muna sa amin. Walang ginawang masama ang anak ko. Dumating si Marco nang walang pasabi. Sinubukan siyang paalisin ni Camille. At nang dumating ang mami mo, agad naman siyang nagalit at wala na siyang pinakinggan sa aming mga paliwanag. Kaya siguro, ito na ang pinakamabuting gawin. Aalis na lang kami para walang gulo. I'm so sorry. Kailangan niyo ba talaga umalis? Oo, Rafael. Kailangan dahil ito ang dapat at tamang gawin. Sige, pwede bang i-attend ko na lang kayo? Oh.
Pasok na. Kaya. Ngayon mo muna yung maliliit na ano, Manong. Balik ka naman yung ipamamaya. Oo, dandahan ha. Kulang kuryente. Bukas naman magkakaroon na. Tay, Nay, just go back to Tanay. Sige na, kakausapin ko na lang si Ma'am. Hindi na, Raph. Sige na, hindi na kayo pinagtingin. Baka pwede na lang po kayo dun sa kondo. Anak, nag-desisyon na kami. Mabuti na rin to para... para wala na rin masabi ang mami mo. Sige, okay. Alam ko naman na hindi ko na kayo mapipilit na bumalik pa sa Tanay. Kaya lang, bilang anak ko ninyo, hayaan nyo na lang ho na tulungan ko kayo. Uuwi ako sa bahay, kukunin ko yung generator. Kasi, alam nyo, hindi ko naman kayo kayang makita na matulog sa ganito, yung walang kuryente. Sige na. Ilagay mo na yan. Alika, alika. Manong, marami pa rito, oh. Kita. What's wrong, Daddy? May iniisip lang ang Daddy. Kumain ka na ba? We watch a film sa mall. Then we ate spaghetti and burger and fries. Mukhang nag-enjoy ka. Next time, sama kasama ni Mami. I'm sure it would be a lot of fun. Kaya don't cry na, Daddy ha. Smile na, please. Someday, iiyakan mo rin ako, Marco. Kapag na-miss mo, pwedeng balikan. Pwedeng panoorin ang videos at playlists na gusto mo. Like, comment, at ishare ang videos kasama ng lumalaki nating pamilya sa online world. Kahit kailan, kahit saan pa, forever tayong kapamilya. Kapamilya Online Live!